unang araw ng 2022, panibagong taon para sa mas nakaka-excite na mga events at new chapters tungkol sa One Piece, kabilang na yung papalapit na sa katapusan na Wano Kuni Arc, at ang hindi na nating mahintay, I mean personally hindi na ako makapaghintay na One Piece movie Red. Ilan lang yan sa mga ine-expect natin sa 2022 para sa One Piece. At siguro pa ilan lang din ang nakakaalam sa atin, ngayong January 1 nga ay ang kaarawan ng ating paboritong manga artist na si Ichiro Oda. Kasabay ng kanyang kaarawan, ganun din yung birthday ng pinaka-badass character na pinakilala sa One Piece, walang iba kung hindi si Portgas the Ace. Putulin na natin dyan yung introduction at mapunta na tayo sa ating unang discussion para sa taong ito. Ang topic na ito ay umiikot sa talaga namang isa sa nakita natin ngayon bilang malaking banta, hindi lang sa ating mga bida na Straw Hat Pirates, kung hindi maging sa kabuuan ng mundo ng One Piece, ang Cyberpol Aegis Zero. Kung matatandaan ay nagkaroon na ako ng naunang teorya o diskusyon tungkol sa Cyberpol. Iyon ay inspired sa mga naunang theory kung saan hinuha ko ay nagtataglay ng immortality ang organization na ito. At isa sa mga nakitang ebidensya ay yung pangalan mismo ng kanilang grupo na Aegis Zero, na kung paglalaruan ang mga letra, mababasa natin bilang age is zero. Ang edad ay zero. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin. Dahil nga sa mga pinakita sa atin sa latest chapter 1036, nabuo ko yung diskusyon na ito kung saan susubukan nating sagutin ang tanong na gaano nga ba kalakas ang Cyberpol Aegis Zero. Hindi na nga lingid sa inyong kaalaman ang katotohanan na mahirap ngang gumawa ng power scaling sa mundo ng One Piece. Dahil sa mga iilang factors tulad ng edad, devil fruit abilities at haki. Idagdag na din natin yung bounty. Kung saan kitang-kita naman natin na hindi binibigyang kasing kahulugan ng bounty ng isang pirata ang kanilang totoong kakayahan. Siguro ay malapit na example dito ay yung bounty ni Chopper. Alam naman natin kung gaano kalakas si Chopper, pero dahil yung akala ng Navy ay isang pet o alaga lang si Chopper ng Straw Hats, 100 berries lang yung kanyang bounty. Pero alam nyo ba na mayroong isang uri ng power scaling ang na-establish dito sa mundo ng One Piece? Iyon ay walang iba kung hindi yung tinatawag na Doriki. Ang Doriki ay isang unit of measurement na ginagamit ng CP-9 upang direktang malaman ang physical power o power level ng isang tao. Ito ay personal na technique ni Fukuro, kung saan meron siyang technique na kung tawagin ay Teawase, na literal na translation ay match. Sa pamamagitan ng technique na ito, kapag hinayaan ni Fukuro na tamaan siya ng atake ng kalaban niya, masusukat niya yung power level nito dahil lang sa atake na ginawa. Ayon pa nga dito na ang isang average marine soldier ay merong 10 Doriki. Habang tinuturing naman na isa ng superhumans yung mga marines or yung mga tauhan ng world government kapag meron silang power level na lumagpas ng 500. So ano naman yung connection nito sa topic? Well, ang pinupunto ko lang naman, meron ngang unit of measurement ng power level sa mundo ng One Piece. So it means possible nga yung power scaling dito. Ito nga ay gagamitin natin upang hulaan kung gaano nga ba kalakas yung Cyberpol Aegis Zero na nakita natin ngayon. Pero isa-isahin muna natin yung mga power levels na alam natin sa CP9 noong pre-time skip. Unang-una ay si Spandam, or yung former leader ng CP9. Siya nga yung pinakamahina sa kanila na meron lamang 9 Doriki. Mas mababa pa sa isang average marine soldier. Sumunod ay si Khalifa na merong 630 Doriki. Bali lahat ng member ng CP9 maliban kay Spandam at sa iba pang hindi na binanggit ang Doriki, ang mga ito ay tinuturing na superhuman na. Si Fukuro nga kasi ay merong 800 Doriki. Si Kumadori naman ay merong 810. Si Blueno ay merong 820. At ang tatlong sumunod ay lagpas na sa 2,000 Doriki. Si Jabra ay merong 2,180. Si Kaku ay 2,200. At ang pinakamalakas na member ng CP9 na si Rob Lucci ay merong 4,000. Kung kukumputin nga, si Rob Lucci ay 400 times na mas malakas pa kaysa sa isang average Rokoshiki user na Marine Soldier. Ngayon ay mapunta na tayo sa CP0 na pinakilala sa atin. Ito pa lang yung mga kilalang member ng Cyberpol Aegis Zero. Ang ina-assume na leader ng grupo ay si Rob Lucci at yung kanyang alaga na si Hattori, si Kaku, Stasi at Spandam. Included yung kanyang elephant sword na si Funk Freed. At ang mga hindi pa natin kilala ay yung apat na member na nakasuot ng maskara. Naisip ko nga yung diskusyon na ito dahil sa chapter 1036 kung saan nagpakitang gilas yung ilang mga nakamaskarang miyembro ng CP0. Ito nga yung unang
ilang beses na nakita natin kung ano nga ba yung kayang gawin ng CP-0, kahit na alam naman natin na malakas din talaga si Rob Lucci at si Kaku. Kung i-analyze yung nangyari sa chapter 136 doon sa laban ng CP-0 against kay Apu, Drake at dalawang napakalaking numbers, may isip natin na outnumbered yung dalawang CP-0 at kalaban pa nga nila yung dalawa sa worst generation na alam naman natin ay mayroong mga unique devil fruit abilities na kaya nilang gamitin ng mahusay pagdating sa pakikipaglaban. Ang kaso nga lang, baliktad yung nangyari. Oo, nakita natin yung pagtakas ni Apu at Inbi sa eksena, pero panigurado ako na sa anime ipapakita sa atin na nagtulungan talaga si Drake para labanan yung CP-0 na ito. At gusto ko lang i-highlight muna ay yung isa sa CP-0 member na parang nagmula sa race ng Long Arm Long Leg Tribe na tumalo kay Zanki. Kitang kita na walang kahit anong galos ang CP-0 na ito kumpara sa kasama niya, at gamit lang yung kanyang technique na Shigan o Finger Gun bilang final blow na patumba niya nga yung ancient giant na ito. Ang gusto kong i-point out dito ay yung mga nakita nating technique na tumapos sa ilang mga numbers. Best example dito ay yung super hype animation kung saan pinatumba ni Drake at Luffy si Goki at Juki. Tingin ko talaga overkill yung ginawa nila dito, pero tulad nga ng sinabi ko, ikumpara natin yun sa simpleng finger gun lang na ginawa ng CP-0 member na ito kay Zanki, diba? Masasabi natin na masyado lang sinobrahan ni Luffy at gumamit pa siya ng Gear 4 form upang tapusin lang yung isa sa mga ancient giants. Pero ayun nga, dito ay kitang kita natin na extraordinaryo talaga yung strength ng CP-0. At isama pa natin yung isang member na kitang kita natin ay duguan talaga matapos niyang makipagtagisa ng lakas kay Drake. Alam nga natin na si Drake ay nagawa ding makatalo sa isang number. In short, dapat ay magkasing lakas sila ng CP-0 na ito na tumalo kay Zanki. Ang kaso ay mas malakas pa pala yung nakalaban niya kesa sa kanya. Pero ginawa ni Drake yung lahat upang ipakita naman sa CP-0 member na ito na may dahilan kung bakit siya kabilang sa worst generation. Well, maging yung CP-0 nga ay in-acknowledge pa yung kakayahan ni Drake dito. Based sa mga pinakita na ito sa atin, I think na mas mataas pang Doriki ang meron sila kumpara sa pre-time skip Rob Lucci na merong 4,000. Given yung 2 years time skip, safe na i-assume na yung Doriki o power level ni Rob Lucci ay naging 2 times na ang nilakas. Kung dati eh meron siyang 4,000, tingin ko eh nadagdagan nito ng 8,000. Lahat-lahat ay 12,000 Doriki ang taglay ni Rob Lucci ngayon. Naniniwala ko na ganyan kataas ito kasi kung i-include natin yung pinakita sa mga movies like One Piece Film Gold at Stampede, naging sobrang lakas din talaga ni Lucci. Enough para makipagsabayan siya kay Sabo, which is ang number 2 strongest sa Revolutionary Army. Ganito din yung naiisip ko kay Kaku, pero tingin ko siya pa din yung second strongest after ni Rob Lucci. So I estimate na meron siyang taglay na 10 to 11,000 Doriki. Si Stasi naman, I think pwede ko siyang i-compare kay Khalifa, pero mas malakas na version. Tingin ko nga ay hindi na bababa sa 6,000 Doriki ang taglay ng mga CP-0 members. Kung kaya meron si Stasi na 7,000 to 7,500. Habang yung apat na nakamaskara, tingin ko ay nagre-range yung kanilang power level sa pagitan ng 9,000 to 10,000. Siguro naman naiintindihan nyo kung gaano katindi yung mga numbers na yan compare sa pre-time skip Rob Lucci na meron ngang 4,000. Pero yun nga, kahit gaano pa katindi yung kanilang human strength, they are bound to be defeated by our main characters, which is yung Straw Hat Pirates. Hindi lang sila ang nag-improve, lalo na ngayong meron ng panibagong possible epithets yung ilan sa mga members ng Straw Hats. Si Zoro bilang King of Hell at si Robin naman bilang demonyo. Dagdag pa natin yung patuloy na pag-improve ng technology ni Franky, Nami at Usopp sa kanilang mga kanya-kanyang weapons. Walang laban yung superhuman strength ng mga ito sa intelligence at strategy na taglay ng bawat members ng Straw Hat Pirates. Ano pa man, talaga namang nakaka-excite yung idea na sobrang lalakas din ng CP-0 members. Mas pinapalawak at pinapatindi patuloy nito yung mga possibilities na talagang masalimaw pa sa current villains ng arc na ito ang kakaharapin ng Straw Hat sa mga future arcs. Kayo, ano sa tingin nyo? Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!